Ano ba itong balitang ito, mga kaibigan, na hindi raw ipatutupad ni ano ho, acting PNP chief Gamboa? Ito pong 59-day suspension na ipinataw sa 13 ninja cops, ho? At doon po sa ika nga, isang opisyal na si Lieutenant Joven de Guzman, ho? Ibinalik daw po yung kaso nila sa IAS. Ito ho yung Internal Affairs Service ng PNP, mga kaibigan. Ito ho si de Guzman ay kabilang sa mga police officer na di umano'y sangkot po sa maanumalyang drug bust noong 2013 sa Pampanga na naging sanhi po ng pagbibitiw sa pwesto ni dating PNP Chief General Oscar Albayalde, mga kaibigan. At yun daw pong tatlo pa na miyembro ng grupo ni de Guzman na nasangkot naman sa controversial na narcotics operation sa Antipolo noong May 4 lang po ito, ha, ngayong taon. Bukod pa ho ito doon sa kinasasangkutan nila noong 2013, May 4, nagsagawa rin sila ng katarantaduhang operation dito po sa Antipolo. Ha? At sila'y napatunayan administratively, pinapananagot dahilan sa pagtatanim ng ebidensya, robbery, at attempted murder, Sus Mario Joseph. At doon sa operation na ito na pinamunuan itong Lieutenant de Guzman, na pito sila katao, mga kaibigan, naakusahan sila na nagnakaw ng 66,300 na cash, ho, sa isang biktima na tinangka nila, mga kaibigan, na idiin sa kaso ng droga. Nagtataka tayo dyan sa Antipolo. Paboritong ano yan? Paboritong lugar, mga kaibigan, ng mga drug enforcers. Na ika nga, dyan sila nagsasagawa ng mga falsipikadong ano, bypass operation. Nagtatanim ng ebidensya. Maraming instance na ho yan, ha, na nangyari, mga kaibigan. Sabi ni ano ni bakit pagka pulis, sabi ni Gamboa, bigyan lang natin ang chance si de Guzman mag-explain. Ba't pagka pulis may karapatang mag-explain, 'di ba? Bakit kapag pangkaraniwan tao o kaya hindi pulis, mga kaibigan, walang pagkakataon na makapag-explain. Ayan. Yan nakapagtataka dito kay acting PNP chief, ha, Gamboa. Gayong, kaya nga siya nalagay ngayon sa pwesto, dahil po sa pagbibigay ng proteksyon, yun ang paniwala nitong si General Oscar Albayalde sa kanyang mga tauhan na nasangkot sa drug operation, anomalous drug operation noong pong 2013, mga kaibigan. Yun ang nakapagtataka, baka, mga kaibigan, ano mangyayari sa kaso nito, nitong mga sangkot dyan sa kalokohan na yan, mga kaibigan, kung ang ginagawa ngayon nitong si PNP, acting PNP chief Gamboa, mga kaibigan, ganun din sa kanyang pinalitan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si ano?
Sabi ni Joel Cruz ng Italy, Ka-Percy, Gambola at Banas, Sinas, bagong nakakaasaran. Oo nga, tingnan ninyo. Ay yabang ni Gamboa nung pagpasok eh, no? Balasa, balasa. Ha? Buti hindi Ilocano, DJT Balasang. Ngayon, binalasa eh, di ba? Binalasa ko, no? Mga kaibigan. Oh, tapos ngayon, eh, ayaw ipatupad yung pong desisyon na naman ng IAS. Ano ba ito? Eh, di ba yun ang dahilan? Pinakikiusap ni Albayaldi noon eh, huwag ipatupad yung dismissal order. Ito naman, meron kasing mga kasama dun sa Pampanga ano na yun, anomalous drug bust, mga kaibigan, na nasangkot nitong May 4 sa ano ho, sa katulad na insidente. O, yung kaso na yun, doon sila pinapananagot at habang sila po iniimbestigahan sa IAS, ay pinatawan sila ng 59-day suspension. Yun ang ayaw ipatupad ni Gambola. Ibig sabihin, tayo'y nabola na ni Gambola na chubibo pa. Ha? Sana huwag kang maging permanenteng PNP chief, no ha? Oh.